So ito ulit si Pastor Man. This time, ang ating pong Israelite 150Q na ating kaibigan ay pangalawang beses ng i-change oil. At titingnan natin kung ano pong magagawa natin po dun po sa ating oil filter. Mapapalitan kaya? Tingnan natin, pero bago lahat, introduction muna. Ah, sige po, sige. Kasalda ako. Alright. Let's go. Kami po ay papunta ng Santa Cruz. Ang oras, alas 2:09. Atin ho si Nando, yung atin ho kaibigan, pastor, na mayroon pong Israelite 150Q. Ang gagawin po natin ay ngayon, yung kanya pong unit ay ipapa-change oil po natin. Doon po kay Brother Hope, doon po sa kasa. Tingnan natin kung ano pong gagawin ni Brother Hope doon po sa kanya po na oil filter. Kung yung oil filter po niya ay papalitan at kung ano po ipapalit. So I'm sure by this time, medyo meron ng idea na kung paano po mapalitan o palitan kung ano yung papalit po sa ating oil filter. A few moments later. Hintayin lang po natin si Pastor para po sa atin ang pagre-review. Okay, so by this time, tayo po ay nandito sa Motostar sa Pagsawitan. Titingnan natin kung paano mag-change oil ng Israelite 150Q. Especially yung pong oil filter. Kung paano gagawin ni Brother Hope sa oil filter. Kung talagang meron na o wala pang pamalit po nito. Okay? 5 minutes later. Okay, so this time, atin hong bubuksan na po ni Brother Hope yung drain plug. Yun, ang oil filter nandito sa ilalim. Umabot na po ng 1,757 ang kanyang natatakbo. Kasi yung may-ari po nito, ginanahan ng isang beses, pumunta ng Marilao, Bulacan. So, first time, kita natin kung paano po change oil ang ating Israelite 150Q. Yung, anong size ang ilalim ng plug? 17? Malaki yan, oh. Kasi wala siyang strainer. Wala nang strainer yan, ano na? So, hindi kagaya po ng Israelite 150N natin na meron pang strainer. Flashback. Change oil ang Israelite 150N, may drain plug at may strainer. End of flashback. Ito wala na, plug na plug na lang. Pupunta tayo sa kabila. Kailangan tagalin ang cover? Para makita. So, may mga negative factor nitong Israelite 150Q. Hindi kagaya po ng ating pong Israelite 150N. Dahil wala po siyang oil filter, so wala ka ng hassle na baklasin yung cover ng crankcase. Ito, dahil nga nakasuksok sa ilalim, ayun po. So, bago mo mabanat yan, kailangan tanggalin mo muna ito. Okay, so ganun pong ginagawa ni Brother Hook ngayon. Okay, so. Ang itim, mahala ko, mas marami. Ito yung number po sa'yo. Yun, so. Pati pala yun, kailangan tanggalin. Hindi ko na dadalhin, dito ko na muna. Oo, nga pala. So, ginagawa po ni Brother Hope ay kumuha siya ng caliper. At sinisili po niya yung size. Anong size? 40 millimeter. Okay, so yun.
sabon ang ginamit. Bitin pa sa 40 yan ah. 40? Akas yan. Ipatay mo sa ano. Level mo gano'n. Yeah. Oh. Yo? So, sige. Oh, malambot lang pala oh. Ha? Malambot lang? Okay. Eh siguro may gasket din siya. Okay, so ginamitan po ni Brother Hope ng adjustable wrench. Okay, so dahil sinukat niya kanina sa caliper, 40. Yo. So yan, pwede nang kamayin ho yan. Oh, yung init. Yun o. Yeah. So, pag ibo hop, wala. Wala pa tayong ganyan na ano. Spare pa, wala pa. So, ang gagawin natin dyan ay nilinisin po ni Brother Hope. So, yun. So, ang gagawin po ni Brother Hope ay i-re-reuse ang oil filter. So, gagamitan po niya ng WD-40. Okay? Para po malinis po yung mga loob-loob. So, yan. Tinira po niya ng WD-40. Inalog-alog. Tapos, yo, kasi panlinis talaga yan eh. So, hindi pa lalapot ng langis niyan? Pag nilagyan, hindi. So, bubugahan pa naman natin ano. Oh, bubugahan naman kasi ng ano, para ma-drain po yung ano, yung kurang pa ng hangin. Pressurized na ano, na hangin para po totally malinis. Yun. So, nakita niyo yung W40 ayaw humalo sa ano, no? Hindi nahalo po sa used oil. No, kasi magkaiba sila ng component eh. Magkaiba sila ng content. So, ito po yung alternatibo kapag wala pa po tayong mabibili na oil filter ng ating pong Easyride 150Q. Yun. Ito ba yung mas advanced na GY6 na makina? Hindi na siya. Parang hindi na sa GY6. Ah, parang hindi na sa GY6? Ah, ganun ba? Ito wala. Parang Honda Beat. Nang Honda Beat na talaga? Okay. So, nilinis po yung pinakalagayan po ng oil filter. Okay, so pasensya na po't medyo maingay ang compressor. Nagkarga pa ng hangin. Tapos, ikakabit na po ulit. So, ganun lang ako kasimple, ano? Dahil wala pong mabila na oil filter, so, ginawa po ni Brother Hope, kinalas, gamit po yung adjustable wrench, pagkatapos po ay tinanggal po yung stock na langis, pagkatapos po ay tinira ng W40, nilinis, tapos tinira po ng hangin. So, sabi niya, hindi naman daw ganong kasikipan. Ayun. So, isaktong-sakto lang doon sa pinaka-maximum na adjust nung ginamit ko na niya na adjustable wrench. Ayun. So, may gasket din naman yun eh, no? So, hindi talaga kinakailangan sobrang sikip. Masisira yung goma, lalo malulost thread, ano? Ah, tatagas na. O, sa sobrang sikip ng goma. Ayun. So, kinabit uli yung pinaka hanger po ng ano ng cable po ng preno. Ano pa na filter na tawag? Akala ko yung filter talaga nasa ilalim. Ah, yeah. Oh, yeah. Disposable 'yan eh. Yo, so kinapit na po. Kinakabit na po yung air cleaner, trunk case cover. So talagang hindi pwedeng matanggal ang oil filter kung hindi kakalasin lahat. Ha? Sa clearance ano? Kaya pa no? Kaya naman, kaya. Ang ginawa kasi ni Brother Hope ay tiningnan niya muna para makita niya yung clearance. Ah, okay. So ganun talaga po yung pag ma-detailing mechanic po.
Ano? Oh, first time kasi kailangan i-clearance mo muna para makita mo kung paano mo didiskartehan ang pagtanggal ng ano ng oil filter. Pero nakita niya ngayon, pwede namang ano na. Kaya sundutin sa ilalim. Oh, kaya, kaya. May clearance eh. Oh, malaki naman yung clearance eh. Yung sa amin, kung nakita nyo, mayroong strainer. Ito wala na. Kasi yung filter na yun, ang pinaka-strainer na. Ang flow ng langis po niya, nag-circulate, pumapasok doon ng dumi. Ah, yun ang purpose. Oh, yun ang purpose. Anak ko dumatapa sa filter. Oh, nadaan nga po. Nadaan nga po. A few moments later. Yun, ni-road test na po. Dalawang beses ang ano tumbayan sa Bulacan? Dalawang beses sa Bulacan? Oo, na ano, yung pag ano ko, paahon. So pagkatapos po ma-change oil, ay sinubukan ni Brother Hope at sinubukan ko rin na i-test ride again yung ating pong E-Slide 150Q, ang ating kaibigan. Mas maigay pa nga ako yung sa akin eh. Later. Alright, so yun. Naikabit na po. And now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, which says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Anong ibig sabihin po nito? Tatlong bagay na nais ko pong ibahagi sa talata po na ito. Unang bagay, we are all sinners, but God wants to forgive us. Mahal tayo ng Panginoon. Kagaya po ng filter na gamit na, ay nais ng Diyos na baguhin ang ating buhay at i-reuse po ito ayon sa pakinabang po niya. Sabi po ng Biblia sa aklat po ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon, pero may pag-asa pa sapagkat nais Panginoon na ayusin buhin ang ating buhay. Pagamat gumagawa tayo ng mabuti sa harapan po ng Diyos, sabi po sa Isaiah 64 verse number 6, all our righteousness are filled around before His eyes. Ibig sabihin, maruming pasahan sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, kulang ang kabutihan nito para tayo po yung makapasa sa standard ng Diyos. Pangalawang bagay, we are all condemned to die, but God wants to save us. Kaya nga, may kamatayan sa ating buhay sapagkat itong kabayaran na ating kasalanan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaibigan, siya ay namatay, nilibing at nabuhay para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo siya. At pangatlo, we cannot change who we are, but God can change you to the best version of you through Christ. Opo, yun pong sabi sa talatang ating pong binasa. Sabi doon, those who will trust in Christ as his Savior will become a new creature in Christ. Bagong nilalang o born again. Ito'y pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Masabi po sa John 3 verse 3, Jesus answered and said, verily, verily I say unto thee, he must be born again. Ito po yung pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo sa sandaling tinanggap po siya bilang sarili mong tagapagligtas. Ang sabi po ng Bible, kaibigan, nais ng Diyos na isang araw, ikaw ay makapiling niya sa langit. At mangyayari lamang ito kung tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. Kaya nga, kaibigang rider at OBR, tinanggap po na ba si Kristo sa iyong buhay? Tanggapin mo na siya bago matapos ang iyong paglalakbay dito sa lupa. It's shoutout time! Shoutout po sa ating mga bagong subscriber at mga nanood po sa ating video. Ito po sila, Fishing with June and Angie, King Taurus, Abby Cipriano, A. Amado Vlog, Joven Madre Dejos, Jerry Camante, Sam Motovlog, Chris Motovlog, Nelson B., Bagis Master, Roger Medrano, Ronel Salazar, Raymar Rivera, Henry Guevara, BFAM TV, Bernardo Moral, Pascaloy and Pas Arnold, and to all our 215 subscribers. Salamat po sa wala niyo pong sawang suporta sa ating pong channel. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Coming up next, yung ating pong solo ride going to Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Binahabang lugar, malalaman po natin. Again, ride safe with prayers. To God be the glory. Thank you for watching. Paalam.